Maligayang pagbabalik mga kasolida, WBO pinaprepare si Wonderboy laban kay Naoya Inoue sa December 24. Japanese master na si Naoya Inoue hindi pa handa sa mga big challenges dito sa 122 pounds division. Kaya naman, panay takbo ng halimaw ng Japan. Latest update naman sa ating pangbatong si Angas ng Pinas, request ng boxing fans, aprobado. Para sa ating unang balita mga kasolida, bata ng MP Promotion, tuloy-tuloy ang pagpapakondisyon, walang iba nga yan kundi itong si Wonderboy Carl James Martin. Iyan nga ay dahil sa malaki ang posibilidad na mapalaban itong si Wonderboy kontra nga sa halimaw ng Japan na si Japanese monster Naoya Inoue. Iyan ay kung sakaling magkakaroon ng problema itong si Sam Goodman ang hindi inaasahang injury o kaya naman ay hindi makuha ni Goodman ang tamang timbang. Alam naman natin mga kasolid, nakasado na ang laban ni Goodman kontra dito kay Naoya Inoue sa December 24. At dahil nga itong si Wonderboy Martin ang rank number 2 sa WBO, nakakalamang yan mga kasolid kung sakaling magkaproblema at approve na rin yan sa WBO maging sa kampo nitong Japanese monster na si Naoya Inoue. Sigurado na naman ang panalo ng MP Promotion, Mr. Shan, kung sakaling matutuloy ang bakbakan sa pagitan ni Wonderboy Carl James Martin kontra dito sa Japanese monster na si Naoya Inoue. Matatandaan natin mga kasolid na sa laban ng ating pangbatong si Angas ng Pinas kontra nga dito kay Paul Desasino, Babyface Butler. Ay bata rin ng MP ang naka-standby. Ito nga si Jonas Sultan at nang nagkaroon nga ng problema ang ating pangbatong si Angas ng Pinas, kagad namang ipinasok itong si Sultan kontra dito kay Paul Butler. Ang problema lang dyan mga kasolid ay nabigo nga itong si Jonas Sultan na makuha ang panalo. At tila pinaglaruan lang ni Paul Butler ang ating kababayang si Jonas Sultan. Kaya naman, easy undisputed para sa Japanese master na si Naoya Inoue. Latest update sa ranking ng WBO, nangunguna si Sam Goodman, pumapangalo si Carl James Martin at medyo malayo ang ating pambatang si Alas na sa rank number 6. Kung sakaling matutuloy ang bakbakang Wonderboy kontra Japanese monster Naoya Inoue, ano sa palagay niyo mga kasolid? May pag-asa ba ang ating kababayan o easy fight lang ito sa halimaw ng Japan? Ayon niya sa mga boxing fans, kung matuloy ang bakbakan, iisa lang ang magiging masaya at iisa lang ang malaki ang panalo. Tulad na lang ng naging laban ni Tapales kontra dito sa Japanese Master. Heto naman ang komento ng ilang boxing fans. Diyos ko, bubot na bubot pa si Martin. Lalamon lang yan ni Inoue. Komento naman ni Kasolid Edgar. Mautak si Gibbons. Pinalaban niya sa butaw si Martin para maging number 2 at para malaban agad kay Naoya. Kahit alam niya ang gagapang ito kay Naoya Inoue. Ayon naman kay Kasolid Torvik. Pero naman si Gibbons. Malapit nang ipakain si Martin sa Master ng Japan na. Sa kabilang balita naman mga kasolid, latest update sa ating pangbatong si Angas ng Pinas, request ng isang boxing fan sa line nga ni Kuyang Joseph na huwag daw magpataba ang ating pangbato. Aprobado nga yan dito kay General Casimiro at sinabi nitong si Angas ng Pinas, hindi naman niya pinamabayaan ang kanyang katawan. Nagkataon nga lang daw na masasarap ang pagkain sa planeta ni Alas kaya minsan hindi mapigilan. Sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy pa rin ang pamimigay ng tulong ng ating nag-iisang angas ng Pinas na si Cuadro Alas, General Casimiro. At dahil dyan, isang kudos sa ating pambatong si Cuadro Alas. Samantala, Murugyun Akmadaliyev, mapipilitan lumaban muna dito kay Rafael Espinoza Franco para sa WBA Interim World Title Fight. Dito sa Super Bantamweight Division na dahil ayaw pa nga daw siyang labanan nitong undisputed champion na si Naoya Inoue. Ayon pa nga dito kay Akmadaliyev ay tila hindi pa handa itong si Naoya Inoue sa mga big challenges dito sa Super Bantamweight Division. Ito nga ang kanya naging pahayag. It looks like that pound for pound star Inoue is not ready for big challenges. He can continue running away. Tulad na nga ng ginagawa niyang pag-iwas din dito sa angas ng Pinas na si Cuadro Alas, General Casimiro, at huwag na natin isahang itataas sa ranking ng WBO dahil itong sanctioning bodies, walang kaduda-duda ang totoong dahilan. Kontrolado ito ng top rank promotion na si Mr. Bob Arum. Hanggang dito na lang muna mga kasolid. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Isang like naman dyan at sa mga bago mapapadaan sa ating munting channel.
pa-share at subscribe na rin ang ating video. Mabuhay, brah!